banhin. Sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kaniyang lipi, sa kaniyang kinaluluklukan. Dininig aming panambitan abang bayan nagpag-ibig sa kandili niya nananabik. Bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kaniyang lipi. Bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Mudin upang utusan ang mga taga roon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatiyas at ang lima niyang anak. Nilapitan si Matatiyas ng mga kinatawa ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong ginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga hintil at ibang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan kanya ng pilak, ginto, at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatiyas, "Kahit lahat ng hintil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilibag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambayan at mga kamag-anakan
ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari, at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman. Katatapos pa lamang na magsalita si Matatiyas ng isang kapwa Hudyo, ang kitang-kitang lumapit sa dambana na Samudin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatiyas, nag-alab siya sa puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, pinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan. Gaya ng ginawa ni Phinehas, napatayin nito si Zimri na anak ni Salu. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatiyas ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw. Sino mang tapat sa tipa ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundo. Iniwan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang na nanirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay, nagahayag na ang Diyos. Isang hukom na matuwid. Kung humatol, ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang hinandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tubarin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo ang lahat. Ngayon, ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem, at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang pinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit, lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin ka sa magkabila-kabila. Wawasaking kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isang nananangis o umiiyak na Jesus ang ipinakita sa atin ng Ebanghelyo para sa araw na ito. Umiiyak o nananangis na Jesus habang nakatayo sa isang mataas na lugar, tanaw ni Jesus ang buong Jerusalem. Ito yung dahilan ng kanyang pagtangis, ang titigan ang lugar kung saan ang mga tao ay bulag sa pagtanggap kay Jesus bilang Diyos. Tinititigan ni Jesus yung lugar kung saan ang mga tao bulag sa pagtanggap sa Diyos. Matapos niyang pakitaan ng kabutihan, matapos niyang gawan ng mga kababalaghan ang buong lungsod ng Jerusalem, nakita ni Jesus kung paano siya pahihirapan ng mga tao at sa huli, papatayin dito. Sa kasalukuyan, ngayon po, mayroong isang maliit na kapilya o simbahan ang itinayo sa lugar na ito kung saan tinanaw ni Jesus ang Jerusalem at kung saan siya nanangis. Ang pangalan ng simbahan ay Dominus Flevit. Dominus Flevit. Ibig sabihin, umiyak ang Panginoon. Alam niyo po, nung bago mag-pandemic, mapalad akong nakapunta doon. At kung tatayo ka doon sa maliit na kapilya, matatanaw mo ang buong Jerusalem. Matatanaw mo. At doon mismo tumayo si Jesus. Doon mismo nangyari yung ating ebanghelyo. Doon mismo nanangis at naiyak ang ating poong Jesus Nazareno. Mayroon dalawang rason. Dalawang rason kung bakit umiiyak ang isang tao. Una, dahil sa labis na kalungkutan. Alam natin ano po na ang luha ay produkto ng isang malalim na emosyon. At isa na dito ay ang sakit. Kaya nga, kapag ang tao ay nasaktan ng labis, physical man o emosyonal, hindi nito napipigil ang maluha. Hindi nito napipigil ang maiyak. Ito yung nangyari kay Jesus. Siya'y naiyak
dahil sa sakit na kanyang nararamdaman, sa sakit na kanyang matatanggap mula sa mga taong pinagpakitaan niya ng kabutihan at higit sa lahat ng pagmamahal. Totoo naman ano, ang taong makakapanakit lamang sa iyo ay ang taong labis-labis mong minahal. Diba? Kaya lang naman tayo nasasaktan ng sobra ay dahil mahal natin ang isang tao. At ito ang nangyari kay Jesus. Umiyak ng labis na kalungkutan. Pangalawang dahilan ng pagluha ng tao ay dahil sa labis na kasiyahan. Hindi ba isang kabaliktaran ng naunang emosyon ang produkto din ng pagluha ng tao? Yung dahil sa labis na kasiyahan, ang tao ay naiiyak o naluluha din. Naranasan nyo na ba yon? Yung naiyak kayo dahil sa sobrang saya o sa sobrang galak? Ito yung sukdulan ng emosyon na kung saan ang tao ay nagagalak kaya naiyak. Maganda na pagnilayan natin ang dalawang rason na ito patungkol sa ating relasyon sa Diyos. Kung luluha sa atin ang Diyos, ito ba ay dahil sa labis na kalungkutan o dahil sa labis na kasiyahan? Kung iiyak ang Diyos sa atin, ito ba ay dahil may nagawa tayong kasamaan o siya'y maiiyak dahil labis ang nagawa nating kabutihan? May mga pagkakataon na tayo ay nagkakamali at nagkakasala na pwedeng naging dahilan ng pagluha ng Diyos. Pero sa pagkakataong ito, ano kaya ang pwede nating magawa para lumuha ang Diyos dahil sa kasiyahan? Sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, humingi tayo ng tawad sa Diyos kung minsan atin siyang napaluha dahil sa lahat ng nagawa nating masama. At harinawa, magdasal tayo. Mangako tayo, nagagawa tayo ng bagay na kanyang ikaluluha, hindi na dahil sa masama, kundi dahil tayo ay nakagawa ng maganda. Ito yung hilingin natin sa Diyos. Tulungan tayo na gumawa ng mabuti nang hindi sa lumuha ng dahil sa masama, kundi dahil sa nagawang maganda. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan bilang bahagi ng ating pagdalakbay ng pananampalataya bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem at ipangakong mamahalin natin siya. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang simbahan, maging buhay na sagisag at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga walang kwentang galit at hindi pinag-isipang paghusga. Manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Atinawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilang umiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya. Manalangin tayo.
Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang mga kasawian sa buhay o pagkakasakit, naway hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo maging sa pagpapakasakit. Manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Sa mga tapat na yumao, naway maibigay ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ama naming Diyos, huwag nawa kaming umatras o mag-atubiling lumakad ng pasulong sa paglalakbay tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa'yo buong puso kong inaalay sa'yo, O Diyos, O Panginoon, lahat ay bihayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususino kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit ang mga mahal sa amin, ang mga pinagdadasal namin sa banal na misang ito, sa buwang ito. Kawaan niyo po silang lahat at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ina naming lahat, ang Imaculadong Concepcion at ni San Jose, kabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Pedro at San Pablo at ng lahat ng mga banal ni San Ildefonso, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang lawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Paggaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ako'y iyong makikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y bawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin. Alam mo nang lahat iyon, lahat ay hindi malilihim. Alam mo nang lahat iyon, lahat ay di malilihim. At kung ako'y makalipad, umiwas na pa silangan, o kaya ang tirahan ko'y duluhan ng kanluran, pihong
ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay iyong tulungan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Makundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Mga kapatid, atin naman pong ipagdasal ngayon ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan at ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan na yung ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.